Isang mainit daw sa Pinang patuloy na pagtataas ng suporta ng taong bayan kay Vice Presidente Sara Duterte na tila umaling ang haw sa bawat sulok ng bansa. Kamakailan lang nagkaroon ng isang rally na nagpapakita ng di matatawarang suporta ng mga tao sa kanya bilang potensyal na pamalit sa kasalukuyang Pangulo. Ang malakas na sigaw ng taong bayan na ipalit na lamang si VP Sara ay nagdulot ng kaunting tensyon sa palasyo at ang mga mata ni Pangulong Kuting Jr. ay sinasabing nanlilisik sa kaganapang ito. Hindi lamang si Kuting Jr. ang natensyon sa sitwasyon kundi maging si Speaker Martin Romualdez at Liz Atanas Max. Ayon sa ilang saksi, tila nagulantang ang mga ito sa lakas ng suporta ng publiko kay VP Sara. May kita ang determinasyon at pananabik ng mga Pilipino sa pagbabago sa potensyal ng isang leader na maaaring magbigay ng mas matatag na pamumuno. Marami ang nagtataka kung ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang albisasyon at kung ano ang mga susunod na hakbang naman nasa kapangyarihan upang masolusyonan ang lumalakas na pagnanais ng taong bayan. Habang mainit pa ang isyo, inaasahang magkakaroon pa ng mga panibagong rally at mga pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipakita ang suporta kay VP Sara. Ang mga ganitong kilos protesta ay patunay lamang sa sigasig ng mga Pilipino na maisulong ang kanilang mga hinaing at adhikain sa liderato. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapang ito, lalo na kung paano magre-react ang mga pangunahing opisyal sa gobyerno sa papalakas na boses ng taong bayan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhing mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this might is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog. Mukhang malalim na nga di umano ang pagsisisi ni Inday Sara sa kanilang dating desisyon na suportahan nga umano si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon ay humihingi pa nga ito ng tawad sa masang Pilipino. Inaamin nga ni Inday Sara na nagkamali ito sa pag-aakalang magkasama sila sa plataforma ng pagkakaisa. Pinapahayag nga rin ni Inday ang kanilang pakikiisa sa Kingdom of Jesus Christ. Sa kabila nga ng mga pagsubok at oposisyon, binibigyan din nga rin ni VP Sara na lagi silang nandyan sa oras ng kadiliman. Kahit na may mga nagsasabi na delikado ang kanilang posisyon, ang mensahe ni Inday Sara ay puno ng pagpapakumbaba at paghingi ng pag-unawa mula sa mamamayang Pilipino. Komento na nga lang din tuloy ng mga netizens sa isyong ito. Grabe! Pati mga dating kaalyado ng Marcos administration, umaamin na ng pagkakamali. Dismayado na talaga ang taong bayan. Kapag mismong supporters na ng administrasyon ang humihingi ng tawad, alam mong malalim na ang sugat na ginawa ng pamahalaan. Kung dati ka nang naniniwala na mali ang direksyon ng gobyerno, ngayon mas klaro na. Pati mga dating kakampi nila,
Pumipitaw na! Paglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ang mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara o nidagan pa siya presidente, dili ta magkalisod-lisod ani atong naso. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistake belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong kingdom nation, at I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang pangulo at hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office of the vice president. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest, hindi ako matatalo. Walang competition. Bakit ako matatalo? They may be a minority. They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging vice president, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan ang baha, pinaghandaan namin ang dilubyo, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as
the kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin diyan sa Disaster Operation Center? Ano ang dapat nating gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. Dalawang beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this might is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sado sa politika. Pero this might is not about me and my problems. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan na apirmi kaninyo. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI president. Sabi ko sa kanya, "Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao." Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang gipadala dinhi sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. And then I said, mali nga malisang, mali nga mahadlok, kay baw mo nga, no?
gipadalhan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Gipadala sila dinhi para hadlokon mo, gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from a place of violence, the kingdom nation is the expert on peace. Kaibaw mo, anak. Dabawenyos are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang Dabawenyos, because the kingdom nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala ni nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Because the kingdom nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala ni nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo, if they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ang ako ang lola sa mother side, maternal grandmother na ako. Buhi pa siya karon, kaluoy sa Ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila dinhi sa Davao del Sur o Davao City, sa Padada, Davao del Sur o diri sa Davao City. Ang iyahang
trabaho is magmaligya o kaniadtong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya o mga PX goods. Anang mga murag ukay-ukay kung ginatawag nato karon. O niya, mamaligya o mga lain-laing klaseng dry goods. Nakaadto siya o baklaran na maligya siya o mga sandals, mga mo ang ginabaligya kaniadto. Saya ako nakakaton o kanang dili magulat nga naay customer, kundi tawagon nimo dapat ang customer. Pasudlon nimo sa imuhang tindahan. Doon na siya ay pulong sa ako ah, tong batanon pa ko. Kebaw mo, diri manggod sa ato ah, sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha, maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino na kung mutubag ka sa mga elders, tawagong ka maldita. So, tumbatanon pa ko, ang ako ang lula, mag-istorya, mga saba, tingali, o niya, mutubag ko, mingon dayo na ang ako ang lula. Maghinay-hinay ka, Inday. Kay ang gaba sa... Motong kaganina, I know, dili gyud ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Agaana lang yung ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Wala pa ko sa inyohang level. O to kaganina nag-ana, giko. Para di ko makasala. But you know, para sa ako ah, dili man ako sila mamahal, I cannot bring myself to love them. Pero ang akong verse, pulong para kanila mao ang gaba sa Ginoo, di yun magsaba. Mauna siya ang prinsipyo sa ako ang lula po rin. And God will take care of you all the more because kamo, you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Wall, and then nakabutang dito, 39th anniversary. Nakauna-una ko nga sa pagtuo sa mga inchik, malas magud ang 9. Muto nakaanak ko, siguro sundo na to. Wala may mawala sa to ah. Kung sundo na to ang tinuuan sa mga inchik, nga dili gyud ka mag-celebrate og 9. So this is our 40th anniversary.
mamalakpak ka para sa 40 years. You have come a long way from 1 to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united, and we can see that now. There is another challenge before you, pero naa gihapon mo sa ngalan sa Ginoo. Ug sa tanaw nako, sa kadaghan sa kalisod, sa kadaghan sa pandaot, ug sa kadaghan sa dili pagtuo sa inyoha, ug sa kadaghan sa pag kanang kansaw ba sa inyohang pagtuo, I think you will reach 100 years or more. Magpadayon ug magpadayon mo basta ang inyong pagsalig ug pagtuo hugot dinha sa Ginoo. During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na ko ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga dunay mga gipangayo sa imuha nga COVID-19 response, pero walay budget ang syudad para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Daghan kaayo, TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, health workers. Dili na ko gusto mo usab ato. Pero doon ako'y mensahe sa mga Dabawenyo, maupod ang mensahe nako sa inyo ha, karon. Dili lang sa mga naadinhi sa Davao City, kundi sa tanan ng miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break. On my way here, kaganina, nagingon ko nga, I will leave you with a verse. And nangita ko og verse, butang na ko dito, of being afraid. And doon ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ayaw mong kalimot na ay Ginoo nga nagtan-aw sa ato ang tanan.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!